Pangkaraniwang tanawin na sa malalawak na bukirin ng Batangas ang mga bakang ipinapastol. At dahil sa magandang klima at uri ng damong ipinapakain sa mga bakang ito, ipinagmamalaki ng mga Batanggenyo na kapag karne ng bakang mula sa kanilang lugar ang inihalo sa sabaw, siguradong sarap to the bones. Sa bayan ng Padre Garcia na tinaguri ang cattle trading capital ng bansa, nakilala ko ang magsasakang si Tatay Ben. 60 years na siyang nangungumpay. Pangungumpay ang tawag sa pagkuha ng damong ipinapakain sa baka. At minanapa raw niya ang trabahong ito mula sa kanyang ama. Matinik daw kasi at makati yung mga talahib na kukunin natin. Kaya kailangan maghanda. Yan. Tatay Ben! Hello po! Hi, Tay! Hi! Uy, magpapakain na ba tayo ng baka? Opo! Uy, ano po ba ito? Yan po ang kung tawagin ni Agingay. Agingay? Agingay. Ano itsura nun? Ito po, ganito. Ah, ganito. Yan po, opo. Ito ang paborito ng mga baka? Opo. Ang damong kinakain ng mga alaga ni Tatay Ben, extra special. Ito pong Agingay, habang tagal ng pulaang yan. May season-season pa pala, no? Pagka po nagtag-araw na, wala na yan. Ah, ganun po. O, so bukod sa agingay, ano pa pong kinakain ng mga baka? Ay, ito po, ubo. Ah, ito, kogon. Yan po, kogon. Masarap din to. O, masarap din po yan. Ah. Nakakapit po sa lupa. Kaya po kung tawagi kabit. So kapag hindi damong kabit, ay, hindi pa, damong loyal sa asawa. Paano nyo naman po nalaman kung anong magandang damo para sa baka? Yung po ang kinagising nga namin sa matatanda nung una. Noon pa, ay yun po yung magaling daw pang kumpay sa baka. Extra challenge din pala ang pangungumpay. Medyo makati itong agingay, ah. Actually, yan. Sa totoo lang, parang pare-pareho lang yung itsura sa akin ng talahib. Pero ngayon, pag nakita mo siya ng malapitan, ayan, no? Nakikita mo ito yung po, mga po balahibo. Ito po mabalahibo kung tawagin mga tinik. Matinik. Oo, kumakapit siya sa balat mo. So, ito yung agingay. Ang kinukuha natin yung medyo bata pa lang. Yung bata pa lang ang tubo niya. Kasi para mas malambot. Opo. Diba? Mas masustansya para doon sa baka. Kaya pala malulusog ang mga alaga niyang baka, mga sariwang damo ang ipinapakain niya. Oh, ito naman, agingay. Ayun, gusto niya yung agingay. Ayun, agingay talaga. Gusto niya yung may mga medyo bata-bata pa. Pagkatapos ng gawaing bukid, diretso kami sa bahay ni Tatay Ben. Para matanggal ang pagod at ma-relax ang hapong katawan, ipatitikim niya raw sa akin ang kanyang special bulalo na iniluto sa tradisyonal na paraan. Pag sinabing Batangas, may isang klase ng pagkain na hindi mawawala. Ano yon? Bulalo. 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 Tama, di ba? Pero ang kwento sa akin ni Tatay Ben, yung original daw na bulalo na niluluto ng kanyang mga ninuno pa, ay wala raw gulay. Wala nga po. Walang gulay talaga. Opo. Talagang karni lang at sabaw. Opo. Ganun lang talaga. Asin. At asin lang. Opo. Walang repolyo, ay, walang batangas, mga ganyan. Wala yung mga sita, bagyo beans, walang ganun. Bulalo o beef shank sa Ingles ang tawag sa itaas na parte ng paa ng baka. Kalaunan, tinawag na rin bulalo ang mismong beef soup dish na nakilala natin. Mas masarap daw ang bulalo kapag pinakuluan at iniluto ito sa kahoy. Kapag lumambot na ang karne ng baka, saka ilalagay ang ibang pampalasa gaya ng asin, sibuyas at bawang. Uy, amoy na amoy mo na! Matapos pakuluan ng 3 oras, pwede nang tikman ang traditional bulalong Batangas ni Tatay Ben. Pwede na to, Tay! Pwede po yan!
Kumukulong bulalo. Masarap. Yun. Tikman na natin. Okay, sabaw muna ako. Napakasarap. Napakasarap. Yun oh, nahuhulog na lang ng ganun oh. Sobrang lambot. Mmm. Ang sarap tayo. Melts in your mouth. Ang sarap. Mmm. Masarap ito sa kanin tapos patis. Isa sa mga kilalang kainan sa Batangas na naghahain ng authentic bulalo ang Lando and Lori's Banay Banay Eatery sa San Jose, Batangas. 1987 pa nang buksan ni Mang Rolando ang kainang ito sa publiko. Dati itong simpleng karinderya lang hanggang sa lumago ang kanilang negosyo at ngayon isa na ito sa mga dinarayong restaurant sa Batangas. Pagkatapos nating matutunan yung old-style bulalo recipe na walang gulay, etc., talagang walang ibang halo, ngayon naman ang matututunan natin ay yung bulalo recipe na alam nating lahat. Andito ako ngayon sa Barangay Banay Banay sa San Jose, Batangas, kung saan may isang restaurant dito na 33 years na in existence. Ang bumuhay sa kanila, tanging bulalo. Swerte tayo kasi pwede tayo pumasok sa kanilang kusina. Okay, so ano ba yung unang step para sa pagbubulalo? Ito ba yun? Yes, ma'am. Kung mapapansin po natin, kailangan natin siyang hiwain. So, approximately, ang isa niya, mga 3 kilo siguro yan. Ano bang part ito ng baka? Bias. Ah, yung bias, yung dito, yung sa taas ng tuhod. Pataas ng tuhod. Pataas ng tuhod. Ang bulalo kasi ng Batangas, talagang hindi siya kasama yung baba. Yung pababa. Laging yung itaas lang. Okay, okay. So ano, chop-chopin to? Oh, chop-chop. Oh. Kuya, do your job. Naku, grabe. Ilang hiwa yan? Ano yan? Hindi ka namin siya ginagamitan ng makina kasi kung makina yung gagamitin mo, kailangan mo siyang i-process. So talagang... Pagkagaling sa palengke, tad-tad na kagad siya. Alam niyo ba mga kapuso na dati-rate, yung parting ito ng baka, yung bulalo kung tawagin, ay hindi masyadong nabibili sa palengke. Kasi syempre, ang binibili sa palengke, yung talagang... Malalaman. Yung malalaman. Pero ngayon, dahil naimbento na yung bulalo, mahal na rin siguro yung ganito ngayon. Mahal na po. Mahal na rin. Gaano po karaming bulalo yung binibili ninyo or na naluluto nyo sa isang araw? Dati-dati kasi nakakaluto kami ng ano eh, may higit 100. Isang daan na... Order ng bulalo. Wow! Grabe! O tara, dali na natin ito doon. Okay. Ang bigat pala nito! Ang bigat! Wow! So, dito natin niluluto? Yes, ma'am. Dito po. Bakit sa ano, sa kahoy pa rin? Sa Batangas kasi tatawag kami ano, yung paayang-ayang. Ano yung paayang-ayang? Dahan-dahan. Hindi bigla. Dahan-dahan. Kasi kapag sa pressure cooker, nape-pressure yung ano, yung karne, hindi na daw sumasarap. So, dapat ano, slow cooking, di ba? Alright, okay. O sige. Simple lang ang sangkap ng kanilang bulalo, pero ang sikreto nasa paraan daw ng pagluluto. Hindi raw bababa sa 3 oras ang marahang pagpapalambot nila sa gabrasong laki ng bulalo ng baka. Tikman na natin. Sarap. Sarap. Tapos yung bulalo nila, merong stick para doon sa... Paano ba yung tamang pagkuha ng utak? Ginaganon lang sa stick? Yun! Ah! Sinful. Saktong-sakto lang yung alat niya.
sa kabila ng natatanging sarap ng sabaw nito, payo ng isang nutritionist, hinay-hinay lang mga kapuso sa pagkain ng bulalo. It's nutritious, pero it's high caloric. Ang isang bulalo rin, since high fat siya, so kapag ikaw ay may sakit sa puso, mataas ang iyong kolesterol, mataas ang iyong uric acid, diabetiko, so ito ay medyo nililimitahan. Kung kakain kayo ng bulalo, pwede, pero hindi araw-araw, in moderation, at yung wala kang karamdaman.